yun na nga mga kuis, nung nakaraang linggo gumawa ako ng vlog patungkol sa kung paano i-dispute yung isang video or content na mayroong copyright claim. Tingnan ko kung negative o positive ba yung resulta. So, huwag kayong aalis mga kuis. 1, 2, 3, come on! Sa paggawa ng dispute, nakasaad dun sa policy na aabuti ng 30 days bago dumating yung response, no, ng isang copyright owner. So, pero sa case ko, ginawa ko lang siya ng, sa loob ng 1 week, dumating na kaagad yung email. So, ganun kabilis. So, hindi siguro, depende siguro or sa copyright owner kung nabibigyan ba agad nila ng pansin yung ginawa nating dispute letter sa kanila. Pero within 30 days lang talaga yung limit days ng YouTube, no, para mag-response yung copyright owner sa atin. Hi, Kuya JTV. Good news. After reviewing your dispute, Enterstreet Recordings has decided to release their copyright claim on your YouTube video. Video title, TikTok compilation from the YouTube team. Natutuwa nga ako dahil sa pagbukas mo ng letter, so nakasaad doon na yung video na ginawa ko na merong copyright claim ay nirelease na ng owner. So ibig sabihin, yung video na may copyright claim ko dati, magagamit ko na siya for my own purpose. So dati ineligible yung nakalagay doon, no, when I click the video, no, doon sa YouTube Studio. So ngayon wala na siyang restriction. So ibig sabihin, kung ma-monetize na ako, yung watch hour na doon na nandoon sa video is mapupunta sa akin, hindi na doon sa copy na nag-claim, sa dating nag-claim ng video. So kung gusto niyo malaman kung paano i-dispute yung isang video or content na mayroong copyright claim, so just click the link below, no, nandiyan sa description box, at tingnan niyo yung ano yung mga procedures or steps, no, kung paano yung tamang pag-dispute ng isang video or content na may copyright claim.